Cost in Management Accounting. Terms. Cost. Cost, the monetary measure of the amount of resources given up or used for some purpose. So for example, gusto kong bumili ng ballpen, and ito, binili ko itong ballpen na to. So para mabili ko to, kailangan kong mag-give up ng resources or ng amount of resources, and yung resources na yon is yung cash na pinambili ko ng ballpen na to. So let's say nabili ko itong ballpen na to for 10 pesos. Therefore, the cost ng ballpen na to is yung amount ng resources na aking ginive up, which is yung 10 pesos na cash. For example, or another example ng cost is, let's say ito, itong paper na ito, itong nakikita nyo sa video. So pinaprint ko siya and nagbayad ako ng 3 pesos para sa printing ng printing nitong handout na ito. So para makakuha ako ng handout, para makapag-print ako ng handout, nag-give up ako ng 3 pesos. So yung cost ng printing ng handout na to would be 3 pesos. Cost object, anything for which cost is computed. Examples are a product, product line, and a segment of the organization. So wag na tayong lumayo. So ito, example ng cost object yung ballpen, kagaya ng example natin kanina. And yung another example ng cost object is yung itong pinaprint natin na handout. Cost driver, any variable such as level of activity or volume that usually affects cost over a period of time. Examples are production, sales, number of hours. So bakit example ang production? So sinabi dito, example ng cost driver ay production. Remember, kapag tumadami ang production or pag tumataas ang level of production, tumataas din ang direct materials. Tumataas din ang direct labor. And tumataas din yung factory overhead. So yung production is example siya ng cost driver. So sales, example din. So sales, pag sales, so pag mas maraming benta, so possible mas malaki yung selling expenses. And number of hours, so pag direct labor, kapag mas madami ang oras na nai-spend sa isang job or sa work, mas mataas yung direct labor cost. Cost pool, a grouping of individual cost items. An account which a variety of similar costs are accumulated. Examples are work in process, factory overhead control. So kung maaalala nyo pa dun sa ating topic na cost accounting, nung tayo ay nagjo-journal entries ng transactions ng cost accounting cycle, remember yung mga depreciation, yung mga selling, depreciation, selling and administrative expense, nilalagay natin siya sa isang control na account. Kumbaga, instead na yung depreciation expense ang ginamit natin, pinapaloob natin siya dun sa account na control. Or example nun is yung factory overhead control. Activity. Activity, an event, action, transaction, task, or a unit of work with a specified purpose. So examples are assembling the different component parts of the product, so or yung value-added activities, moving materials and equipment parts from stockroom, non-value-added activities. Different costs for different purposes. A, as to type. So under ng as to type, meron na yung product cost and period cost. Product cost, so ito yung mga cost incurred to manufacture the product.
product, cost of the units sold during the period are recognized as expense or cost of sales, cost of goods sold. In the income statement, product cost of the unsold units become the cost of inventory and treated as asset in the balance sheet. Okay. So, product cost, basically, ito yung mga cost incurred to manufacture the product. So, ano ba yung mga cost na yun? Para makabuo ka ng product, kailangan mo ng direct materials, direct labor, at factory overhead. Period cost, the non-manufacturing cost that includes selling, administrative, and research development costs. These costs are expense in the period of incurrence. So, pag period cost, ito lang yung mga non-manufacturing costs. So, pag hindi siya product cost, so yan ay period cost. As to function, manufacturing cost and non-manufacturing cost. All the costs incurred in the factory to convert raw materials into finished goods. Direct manufacturing costs, materials and labor. Indirect manufacturing costs, factory overhead. Non-manufacturing costs, so all costs which are not incurred in transforming materials to finished goods. So, I think no need na masyadong i-elaborate itong as to function. So, next is yung as to traceability. As to traceability, direct cost and indirect cost. Costs that are related to a particular cost object and economically and effectively be traced to the cost object. Cost object is anything for which cost is computed. Example is a product. Okay, so direct cost, so yung direct materials and direct labor, mas madali siyang matrace sa cost object. So for example, ito, itong ball pen. So malamang ang direct materials ito, itong lagayan ng ink, itong takip. So madali siyang matrace. And isa pang example yung direct labor. So direct labor cost, pag meron kang mga employee na specified lang na gumawa ng iyong product. So we can say na ang compensation ng mga empleyado na gumagawa ng or ng directly na gumagawa ng product mo is yung direct labor cost. Madali siyang matrace sa product. Indirect costs, costs that are related to a cost object but cannot practically, economically, and effectively be traced to such cost object. Okay, example nito yung heat, light, and power. Siyempre, pag yung heat, light, and power, hindi mo naman mahirap mag-compute ng anong portion ng heat, light, and power yung para sa product na ito. Hindi na siya economically or effectively can be traced to such cost object. So, unlike ng direct materials and direct labor, madali siyang ma-identify. Ang indirect cost, ito yung mga cannot be practically, economically, and effectively be traced to such cost object. Pero related siya sa iyong pag-produce, sa iyong cost ng production. For decision making. Number one, relevant cost. Number two, differential cost. Number three, opportunity cost. And number four, sunk cost. Relevant cost, future cost that will differ under alternative courses of action. So, to illustrate yung relevant cost, para ma-elaborate yung term na yan, so, lagyan natin siya sa illustration. So, let's say, gusto kong magtayo ng business and ang naisip kong business is magbenta ng lemonade and cookies. So, kung magbebenta ako ng lemonade and cookies,
kailangan kong mag-produce ng lemonade and cookies. So let's say ang materials na kailangan ay 400. Ang direct labor para sa gagawa ng lemonade and cookies ay 500. And yung overhead ay 100. Therefore, total manufacturing cost ng lemonade and cookies ay 1,000. Bukod doon, kailangan kong magbayad ng upa para sa pwesto ng aking negosyo, which is 500 pesos. So ito yung mga cost basically na aking mai-incur kapag nag-produce ako ng lemonade and cookies. So ako mismo yung magpo-produce ng lemonade and cookies. So 1,000 total manufacturing cost at kailangan ko ring magbayad ng rent na 500. Ngayon, may isa pang alternative. So instead na magpo-produce, ang isa pang alternative is bibili na lang ako ng lemonade. Lemonade lang. Wala nang cookies. So instead na ako yung gagawa ng lemonade, bibili na lang ako ng finished product na lemonade. And ang total purchase cost ng lemonade, kung pipiliin ko ay instead na ako yung mag-produce, bibili na lang ako ng finished product ng lemonade, 700. So total purchase cost is 700 pesos. And still, kailangan ko pa rin mag-upa sa pwesto kung pipiliin ko yung bibili na lang ako ng lemonade. So magbabayad pa rin ako ng 500 pesos sa upa. Ayan. Ngayon, ang sabi, balikan natin ang relevant cost. Future cost that will differ under alternative courses of action. So, kagaya ko, gusto kong magtayo ng business and meron akong alternative courses of action. Una, ako yung magpo-produce mismo, ako yung mag-manufacture ng lemonade and cookies. And yung isa pang alternative courses of action ko is instead ako yung magpo-produce, bibili na lang ako ng lemonade na finished product. Ngayon, alin dyan yung mga relevant cost? Materials. Ang materials ba ay relevant cost? Yes. Relevant cost yan. Bakit? Kasi, kapag produce, mag-i-incur ako ng 400. Pero, kapag bibili na lang ako ng lemonade, walang materials na kailangan. Future cost that will differ under alternative course of action. Direct labor. Yan ay relevant cost din. Factory overhead. Relevant cost din yan. Okay, dito naman tayo sa side ng buy. Purchase cost, relevant cost? Yes. Kasi, kung magpo-produce ako ng lemonade and cookies, hindi ko na mai-incur itong purchase cost na ito, na 700. So, ibig sabihin, yung may mga check na yan, itong materials, labor overhead, and yung purchase cost, yan yung examples ng relevant cost. Eh yung rent, relevant cost ba to? Hindi na to kasama sa relevant cost. Kasi, whether anumang piliin ko sa produce or buy, may incur ko pa din naman yung rent na 500. So, irrelevant siya. So, pumili man, mag-buy man ako or mag-produce man ako, still, nandun pa rin yung rent na 500 pesos. Number 2, differential cost. Difference in cost between any alternative courses of action. So, merong incremental cost and decremental cost. So, sa case na to, ang differential cost natin is 300. Bakit? Kasi yung difference lang yon ng mga relevant cost. Yung 1,000 minus 700. 300 differential cost. Opportunity cost. Income or benefit given up when one alternative is selected over another. Okay. Sige. Opportunity cost. So, to illustrate yung opportunity cost, let's say kapag produce yung pipiliin ko, magkakaroon ako ng sales na
2,000 pesos. Ngayon, pag pinili ko naman yung buy, ang magiging sales ko ay 1,000. Ngayon, let's say, ang pinili ko ay, instead na mag-produce, bibili na lang ako ng mga lemonade kasi baka mas madali. Mas hindi siya matrabaho kasi bibili na lang ako ng finished product. Ano yung opportunity cost doon? So, opportunity cost is income or benefit given up when one alternative is selected over another. So, pinili ko yung buy. Buy. Ang opportunity cost dyan would be yung difference lang ng sales ng produce and buy. So, sa case na to, nag-give up ako ng additional 1,000 worth of sales. Bakit 1,000? That is 2,000 sa produce na aking kikitain sana, pero pinili ko yung kikitain ko na 1,000 para sa buy ng lemonade. Therefore, nag-give up ako ng opportunity cost or nagkaroon ng opportunity cost na 1,000 pesos. Sunk cost, already incurred and cannot be changed by any decision made now or to be made in future. So, alin dito ang sunk cost? Ibig sabihin lang ng sunk cost, whether pumili ka man dito sa produce whether or sabay, still may incur mo yung sunk cost, which is, ang sunk cost dito yung rent na 500 pesos. Kasi mag-produce ka man or mag-buy ka man ng lemonade, still nandun pa rin yung rent na 500 pesos. As to behavior, number one, variable cost within the relevant range, the total amount varies directly to the change in the activity level and per unit amount is constant. So, variable cost, example nito yung direct materials and direct labor. The more na tumataas ang activity level, which is production, mas mataas ang direct materials and direct labor. Fixed cost within the relevant range, the total amount remains unchanged and per unit amount varies inversely with the change in the cost driver. So, example naman ito yung mga rent, yun, fixed cost. Whether may production or wala, within the relevant range, still may incur pa rin yung fixed cost na rin. Mixed cost. This cost has both variable and a fixed component. So, itong mixed cost naman na ito is may nakapaloob na fixed, may nakapaloob na variable. Step cost. When activity changes, a step cost shifts upward or downward by a certain interval or step. Okay, example ng step cost is yung supervision, yung cost ng supervision. Okay, let's say meron kang employee na 20. Ayan, let's say meron kang employee na 20. And 20 employees, kailangan mo ng someone na magsusupervise sa kanila. Isang tao na magsusupervise sa 20 nito. And yung sweldo ng supervisor, let's say 25,000. Ngayon, let's say yung employee naging 40. Siyempre, mahihirapan ng mag-supervise itong nag-iisa na to kung 40 yung employee. So, kailangan mo nang magdagdag ng isa pang supervisor. So, dalawa na yung kailangan mong supervisor para i-supervise itong 40 na employee. So, ang total cost ng supervisor, yung compensation nila is 50,000 na. Kasi dalawa na silang nagsusupervise para sa 40 employees. So, basically, ang step cost is para din siyang, actually, fixed cost din yung step cost. Pero, yung relevant range ng step cost is napaka-liit. Kumbaga, sa fixed cost na mas malawak yung relevant range.